Movie recap Tagalog here. Ang palabas ay nagsisimula kay Chen, isang babae mula sa isang mayamang pamilya na nakatira kasama ang kanyang lolo. Isang araw bago ang kanyang kasal, napanaginipan niya ang kanyang mga magulang at sinabi ng kanyang ina na sa Monk University, matatagpuan niya ang buhay na hinahanap niya. Kinabukasan, nagpa siya si Chen na ibenta ang lahat ng mga regalo sa kasal, isinuot ang kanyang kaibigang sinay ng kanyang damit pangkasal at tumakas. Nang malaman ng kasintahan niyang nawawala siya, inutusan nito ang mga tauhan ng kanyang lolo na hanapin siya, ngunit nakatakas siya. Nakatanggap siya ng mensahe na kinabukasan sa tanghali ang huling araw ng aplikasyon sa kolehiyo, ngunit natuklasan niyang kinansela ng kanyang lolo ang lahat ng kanyang mga credit card. Nang malaman niyang bumili siya ng tiket para umalis ng bayan, naalala ng kanyang lolo kung paano niya minsang sinabi kay Chen na ang kanyang ama ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina at na walang tunay na pag-ibig. Pagdating sa bagong syudad, binago ni Chen ang kanyang anyo. Habang naglalakad, aksidente niyang napalitan ng bag ang isang lalaking nakabangga niya. Nang bumili siya ng pagkain, napansin niyang nagkapalit ang mga bag na yon, wala siyang pera kaya napilitan siyang mamalimos, ngunit nahirapan siya dahil sa kanyang magarang itsura. Isang lalaki ang napansin siya at tinuruan siyang mamalimos ng mas epektibo. Pagkatapos, pumunta siya sa isang konsyerto ng isang sikat na mga awit na si Sai, na kilala bilang His Highness. Sa konsyerto, nakita niya ang mga tauhan ng kanyang lolo kaya tumakbo siya. Samantala, naroon din ang mga tauhan ng ama ni Sai upang pilitin siyang dumalo sa kasal ng kanyang ama at sinabi na kung tatanggi siya, dadalhin siya ng sapilitan. Sinabihan ni Sai ang mga tauhan na maghintay habang nagpapalit siya, ngunit tumakas siya sa pamamagitan ng pagdisgis bilang babae. Nang makilala siya, hinabol siya ng mga ito. Habang tumatakas si Chen, nakita niyang nagpapalit ng damit si Sai at bigla niya itong niyakap para hindi makita ng mga bantay. Nakalampas sila sa mga gwardiya nang hindi napansin. Nang makita ni Sai ang mga tauhan ng kanyang ama, hinalikan niya si Chen upang hindi mapansin. Pagkatapos nito, humingi siya ng paumanhin, sinasabing hindi niya sinasadyang halikan siya. Nang paalis na siya, pinigilan siya ni Chen dahil akala niya nag-aalok ito ng autograph. Nalaman niyang walang ideya si Chen na siya ang sikat na mga awit na si Sai. Hiningi ni Chen ang tulong ni Sai na hanapin ang kanyang bag, at nangako siyang kalimutan ang halik kung tutulungan siya nito. Nang mahanap nila ang bag, ayaw ibalik ni Sai maliban na lang kung tutulong siya sa isang bagay at dinala siya sa kasal ng kanyang ama. Sa kasal, may isang babaeng lumapit at nagselos, kaya inihayag ni Sai si Chen bilang kanyang fiancé na nagdulot ng kaguluhan sa seremonya. Nagalit si Chen at pinagsabihan si Sai, at para mapakalma siya, binigyan siya ng pera. Hindi natuwa ang ama ni Sai sa kanilang engagement, at habang kumakain si Chen, aksidente siyang nakatapon ng tubig sa sarili at nagdulot ng aberya sa pag-ayos ng kanyang sarili. Sinubukan niyang umalis ngunit hinabol siya ng mga gwardiya. Nakipagkasundo si Sai sa kanyang ama na kanselahin ang kanyang engagement kapalit ng kanselasyon ng kasal ng kanyang ama. Pumayag si Sai at kalaunan, nagtungo si Chen sa isang dressing room at nakakita ng gown. Hindi niya napansin na bumalik siya sa dati niyang anyo. Nakilala niya si Joe, ang lalaking nakapalitan niya ng bag, at humingi siya ng tulong na i-zip up ang kanyang damit. Paglabas niya, nakita niyang paalis na si Sai at naiinis siya sa mga gulo na dinulot nito. Kinabukasan, nagpunta si Chen para mag-apply sa kolehiyo at nakita ang mga tauhan ng kanyang lolo. Muli siyang nagbago ng itsura upang makalusot sa kanila. Pagkatapos mag-apply, napansin niya ang litrato ng kanyang ama sa pader at nalaman mula sa isang profesor na isa siya sa pinakamahusay na guro sa kolehiyo noon. Siya ang pinuno ng unyon ng mga estudyante at matapos siyang magtapos, wala nang balita tungkol sa kanya. Nang makipagkita si Sai sa kanyang manager, nalaman niya na kumalat sa social media ang litrato niya kasama si Chen. Wala siyang pakialam at ipinasa na lamang sa kanyang manager ang pag-ayos nito. Tinawagan ng reporter ang manager ni Sai na ipinaliwanag na hindi ito totoo at si Chen ay assistant lamang ni Sai at wala nang iba. Kalaunan, nagtungo si Chen sa kanyang dorm at nakilala si Chang na naging kaibigan niya. Ipinakilala niya ang tatlong sikat na tao sa campus. Una si Joe, ang student president na magaling sa academics at basketball. Pangalawa si Lin, isang rebelde na kinatatakutan ng lahat. At sa huli, si Sai, ang pinakasikat na may malaking fan following. Nang makita ni Chen si Sai, tinawag niya itong demonyo at sinabing gusto niya itong saktan. Binalaan siya ni Chang na maraming fans si Sai at pinayuhang huwag siyang basagin ang ulo upang hindi ma-expel. Sinabi ni Sai sa kaibigan niyang wala siyang fiancé at hindi niya ito kilala. Habang naglalakad si Chen, aksidente siyang nabangga kay Joe at sa kanyang mga kaibigan at nauwi sa pagtatalo. Dumating ang security at napansin nilang bago siya kaya hiningan siya ng ID, ngunit naiwan niya ito sa dorm kaya't pansamantala siyang pinaalis sa kolehiyo. Sinabi ni Chang na hinanap niya ang ID sa kwarto nila, ngunit mukhang kinuha ito ni Joe at ng kanyang mga kaibigan, kaya kailangan niyang maghintay kinabukasan para sa kapalit nito. Kalaunan, tumawag ang lolo ni Chen at tinanong kung nasaan siya. Sinabi niyang nasa Yongqing siya at wala siyang balak bumalik bago ibinaba ang tawag.
Pumunta siya sa isang restaurant, ngunit nang matapos kumain, napagtanto niyang wala siyang sapat na pera. Para masolusyunan ito, pinulit niya ang isang poster ni Sai at sinulat ang may utang ako sa iyo. Nang malaman ito ng may-ari, pinilit si Chen na maghugas ng plato bilang parusa. Dumating si Chang upang tulungan siya, ngunit habang naghuhugas, nadulas at nabasag ang ilang plato. Sinisi ni Chen ang lahat kay Sai, sinasabing kung magkikita silang muli, sasaktan niya ito. Ipinahayag ni Chang na si Sai ay nasa parehas nilang klase. Kinabukasan sa klase, ipinakilala si Chen sa mga estudyante at ang natitirang bakanteng upuan ay katabi ni Sai. Nang maupo siya, inilahad niya ang kamay para bumati, ngunit tumanggi si Sai. Pinilit ng guro na itrato niya ng maayos ang kanyang kaklase, kaya't napilitan si Sai na makipagkamay ng may malinaw na kawalang interes. Nang magsimulang magturo ang guro, lumapit si Chen sa unahan, ngunit pinabalik siya ng guro sa kanyang upuan. Habang nakatitig kay Sai, sinabi niya na ang pagpapanggap niya na hindi siya kilala ay hindi nangangahulugang tapos na ang lahat. Sinabi niya na hindi niya akalain na may kukuha ng litrato nila at ipopost ito online. Hiniling niyang kalimutan na lang ang nangyari, ngunit tinapakan siya ni Chen sa paa, dahilan upang mahulog siya sa upuan. Pinatigil sila ng guro at pinatawa ng parusa na maglinis ng kolehiyo. Pag-alis ng guro, dumagsa ang mga tagahanga ni Sai, ngunit sinundan siya ni Chen, na medyo ikinabahalan niya. Sinabi ni Sai na anumang problema ay malulutas, ngunit sinipa siya ni Chen at napahiga siya sa sahig. Hinila siya ni Chen upang maglinis. Nag-umpisang mag-usap ang mga estudyante, tinatawag siyang baliw na fan ni Sai, lalo na't kumalat ang video ng paghalik ni Sai sa kanya. Gusto niyang makipagtalo, ngunit hinila siya ni Chen palayo. Maya-maya, nakasalubong niya si Sai at ang kanyang manager, galit na sinisisi siya sa lahat ng kanyang problema. Sinampal niya si Sai, at sinabi ni Sai na siya ang unang taong sumampal sa kanya. Sinabi ni Chen na patuloy niya itong sasaktan. Iminungkahi ng manager ni Sai na maging assistant siya ni Sai, ngunit tumanggi siya, nagbabantang magkalat ng chismis tungkol sa kanya. Nag-isip si Chen ng mga paraan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang ama. Nilapitan siya ng ilang kaklase na interesado sa relasyon nila ni Sai. Sinabi niyang magkukwento siya kung tutulungan siyang makakuha ng impormasyon tungkol sa isang alumnus. Binanggit nila ang isang silid kung saan nakatago ang mga tala ng mga estudyante, na tanging si Joe lang ang maaaring makapasok dahil miyembro siya ng student union. Nagsimulang magkalat ng chismis si Chen tungkol kay Sai. Isang gabi, palihim siyang pumasok sa silid at aksidenteng natumba ang isang painting. Nahuli siya ng guro at sinabing nagkakahalaga iyon ng $100,000, kaya binigyan siya ng isang linggo para mabayaran ito. Sinundan niya si Chang at nalaman na nagtatrabaho siya sa isang restaurant para bayaran ang kanyang matrikula. Nag-alok si Chen na tulungan siya at magtrabaho ng magkasama. Habang naroon, nakita niya si Joe kasama ang kapatid na basto sa kanya. Nagkunwari si Chen na kasintahan ni Joe at aksidenteng natapunan ng kape ang kapatid niya. Naiinis na umalis ang kapatid ni Joe at hiniling ni Joe kay Chen na huwag ipagkalat ang tungkol sa ugali ng kanyang kapatid. Nangako siyang mananahimik kung tutulungan siya ni Joe na sumali sa student union at pumayag siya. Bumili si Chang ng pagkain at inumin at nagsimulang magbenta sa mga event sa campus. Nagsimula ring mangolekta si Chen ng mga liham mula sa mga tagahanga ni Sai para pirmahan niya kapalit ng bayad. Binigyan siya ni Sai ng pera para bumili ng inumin sa mga estudyante sa halip na pirmahan ang mga liham, kaya nag-order siya habang nakaupo. Nang malaman ni Sai na linoko siya, nagalit ito at pinagalitan siya. Kinuha niya ang gamit niya at tumakbo palayo. May swimming class sila at habang ang lahat ay naka-swimwear, si Sai ay hindi. Napansin ito ni Chen at sinubukang itulak siya sa pool, ngunit siya ang nahulog at hindi siya marunong lumangoy. Sa halip na iligtas siya, tumakbo si Sai dahil may phobia siya sa tubig. Si Lin ang tumulong sa kanya, ngunit kumalat ang chismis na hindi siya ililigtas ni Lin kung nakita siya. Ipinagtanggol niya si Lin, sinabing nakita niyang sinagip siya nito, ngunit tinukso siya ng mga estudyante na baka may gusto siya kay Lin. Nang marinig ito ni Lin, nag-alisan ang mga estudyante. Pinaliwanag agad ni Chen na wala siyang intensyong magdulot ng problema. Lumipas ang isang linggo, binilang niya ang ipon niya, ngunit kulang pa rin ito para sa $100,000. Tinawagan niya ang manager ni Sai at pumayag na makipagtulungan. Kinabukasan, nabayaran niya ang painting at kumalat ang balita na siya na ngayon ang personal assistant ni Sai. Pinaupahan niya ang kanyang upuan sa klase sa mga tagahanga ni Sai na ikinainis nito kaya't gumanti si Sai at binigyan siya ng dagdag na gawain. Ipinahayag ng kanilang guro na si Sai ang may pinakamababang score sa klase at inatasan si Chen na tulungan siyang mag-aral. Sinabi rin ng guro na magkakaroon ng welcome party para sa mga bagong estudyante at humiling ang mga estudyante kay Sai na kumanta at pumayag siya. Habang nasa klase, nakatitig si Chen kay Sai nang hindi siya napapansin. Kalaunan, tinulungan siya ni Joe na makapasok sa student council at tinanong niya ito tungkol sa archives. Ipinaliwanag niyang limitado ang access dito, ngunit dinala siya sa student council room kung saan naroon si Chang. Nag-volunteer siyang tumulong at unang gawain niya ay ilipat lahat ng mga upuan sa silid.
Kinabukasan sa klase, lumitaw ang mga guhit na ginawa ni Chen kay Sai mula sa anonymous na email at galit na nag-react ang mga tagahanga ni Sai, ikinalungkot ni Chen. Tinulungan niya si Sai mag-aral, ngunit nang sinabi niya kay Sai na hindi niya naintindihan, nagalit ito at umalis para mag-practice. Nag-compose si Sai ng isang malungkot na kanta, ngunit tinanggihan ito ng production company dahil hindi ito tugma sa karaniwang masayang estilo niya, kaya nalungkot siya. Sa eskwela, kinanta niya ang kanta para kay Joe, na natanto ang kahulugan ng kanta at naramdaman ang pagkadismaya ni Sai. Bago ang welcome party, pinadala ni Lin ang isang tao para nakawin ang mikropono upang hindi makapag-perform si Sai. Ngunit natuklasan ito ni Chen, kinuha niya ang mikropono at itinago ito para kay Sai. Habang kumakanta siya, napansin ni Chen na iba ang tingin niya kay Sai. Kinabukasan sa klase, napansin ni Sai na may gasgas si Chen sa kamay at binigyan siya ng bandage na may picture niya. Tinukso siya ni Chen tungkol sa kanyang picture, tapos hinum ang kanta na kinanta niya sa party. Pagbalik sa kwarto, sinukat niya ang tibok ng puso niya at napansin na bumibilis ito. Sinabi ni Chang na baka na in love siya. Pagkatapos, iniisip niya si Sai kahit saan siya magpunta. Kinabukasan, sa student council room, tinangkang inisin si Sai ni Chen sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga e-card ng estudyante. Pagbalik sa kwarto, napansin niyang malungkot si Chang. Tinanong niya kung ano ang problema, ngunit sinabi ni Chang na wala iyon at magiging okay siya pag nakatulog na. Kinabukasan, sinabi niya kay Chen na matagal nang may sakit ang ama niya at kailangan ng mahal na operasyon sa ospital. Pinakalma siya ni Chen at nangakong tutulong. Nagdesisyon siyang mag-audition para sa music video ni Sai, ngunit tinanggihan siya dahil sa kanyang itsura. Determinado, nagpa siya si Chen na mag-apply ulit sa ilalim ng bagong alias gamit ang kanyang natural na itsura. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya at nakuha ang papel. Balik sa klase, napansin niya si Sai na kumakain ng chocolate kahit ipinagbawal ito ng kumpanya niya kasama ang fast food. Kapag nilabag niya ito, mawawala ang kontrata nila. Sinabi niya sa kanya na hindi siya magsusumbong kapalit ng tulong nito sa pagde-deliver ng mga order. Matapos ang delivery, binigyan niya si Sai ng bag ng chitsiria at tinulungan siyang mag-ehersisyo. Kinabukasan, dumating siya para mag-shoot ng video gamit ang tunay niyang pangalan at hitsura. Nakilala siya ni Joe at naalala mula sa kasal ng ama ni Sai. Sa shoot, may eksenang may kasamang musika mula sa piano at inalok ni Chen ang kanyang tulong. Pinatunayan niyang magaling siyang tumugtog, ikinagulat ng lahat. Nang magsimula ang shooting, naalala niya ang mga ginawa ni Sai noon at sinadyang tapakan ang paa nito bilang ganti. Pagkatapos ng shoot, hiningi ni Sai ang kanyang numero at iminungkahing magkaibigan sila, pero sinabi niyang pansamantala lang siya roon. Kinuha niya ang kinita at ibinigay sa kanyang kaibigan. Habang magkasama sila, bigla silang kinidnap ng ilang tao at napag-alaman nilang si Lin ang may pakana. Tinawagan ni Lin si Sai para sabihing hawak niya si Chen at ibinigay ang kanilang kinaroroonan. Gayunpaman, nakataka si Chen kasama ang kanyang kaibigan at nagtago sila sa isang haunted land. Dumating si Sai kasama si Joe at inakusahan ni Lin si Sai na isang distraksyon para sa kanya. Ipinahayag pa ni Lin na ayaw niyang kantahin ang kantang Breath na isinulat ni Sai para sa kanya. Sinimulan siyang saktan ni Lin at ng kanyang kaibigan, pero sa huli, natagpuan ni Sai si Chen na walang malay sa haunted land at binuhat niya ito palabas. Nahanap din siya ni Lin at nakita niyang natapilok ang paa nito, kaya tinulungan niya itong makabalik sa dormitoryo. Habang buhat-buhat siya, napansin niyang kalahating walang malay pa rin si Chen, kaya sa pagkabugnot, hinawakan niya ang kanyang mukha at sinabing mukha siyang nakakaawa. Dahil mas maliit siya, umakyat siya sa isang bench para maabot ito at hinawakan din ang kanyang mukha. Nang bumaba siya, nadulas siya at napilayan, kaya binuhat siyang muli ni Sai sa likod niya. Kinabukasan, sinabi ni Sai sa kanyang manager na hindi niya kakantahin ang Breath at tatanggapin niya ang anumang parusa ng kumpanya. Si Chen, na gumagamit ng saklay, ay nakatagpo si Joe at nagtanong tungkol kay Sai. Ipinaliwanag ni Joe na mula nang mamatay ang ina ni Sai, lubos siyang nagbago, at kung gusto niya ng mas maraming sagot, tanungin niya mismo si Sai. Maya-maya, nag-usat sila ni Sai at ibinahagi ni Chen ang plano niyang gumanti kay Lin. Tumanggi si Sai na tumulong, pero nang banggitin ni Chen ang tungkol sa kanyang ina, biglang nainis si Sai at lumayo. Gumuhit si Chen ng mga sketch ni Sai at ipinakita ito kinabukasan, sinabing ang artist ay tila kilalang kilala si Sai. Nang gabing iyon, niyaya siya ni Sai sa hapunan sa isang restaurant kung saan inamin nitong ayaw niyang ilabas ang kanta dahil sa masasaktan ang maraming tao. Nang tanungin siya kung bakit, ipinaliwanag niyang ang kanta ay isinulat para sa isang babaeng namatay 3 taon na ang nakalilipas, at ang paglabas nito ay magpapaalala lamang sa kanya ng nakaraan na hindi pa niya kayang harapin. Nagtagal si Chen bago umalis, medyo dismayado dahil nang tanungin niya si Sai na ibahagi ang kwento, tumanggi ito. Napansin niyang tila si Sai ay lumalapit lamang sa mga magaganda. Makalipas ang ilang araw, lumapit ang mga kaklase niya at sinabi nilang gusto nilang maging kaibigan niya, kaya bumili sila ng mga merienda mula sa kanya. Ngunit, matapos kumain ng isa sa mga babae, na food poison siya.
Napag-alaman nilang expired ang pagkain, at mabilis na kumalat ang chismis sa buong kolehiyo, kaya't iniwasan siyang bilhan. Kinabukasan, habang papunta siya sa tindahan kung saan siya bumili ng mga snacks, pinigilan siya ni Sai at inalok ang kanyang tulong. Galit na sinuntok siya ni Chen at sinabing hindi niya kailangan ng tulong nito. Determinado si Sai, pumunta siya sa surveillance room, kinuha ang footage, at natuklasang may ibang gumalaw sa kanyang mga pagkain. Ipinakita niya ang recording kay Joe, at ipinakita ito sa student council, pinatutunayan ang kawalang kasalanan ni Chen. Nang sumunod na araw, inutusan siyang linisin ang archive room. Pagpasok niya, natagpuan niya si Sai doon, na nagulat siya kaya napasigaw. Nang sinubukan nilang lumabas, natuklasan nilang nakakandado sila sa loob. Binasa niya ang libro ni Sai at nakita ang larawan ng kanyang mga magulang na nagpaluha sa kanya nang malaman niyang dati palang kaibigan ng kanyang guro ang mga ito. Biglang narinig niya ang isang insekto at sa takot ay tumalon siya sa likuran ni Sai. Si Lin, na nag-alalang naghanap kay Chen, ay dumating kasama ang security para buksan ang pinto. Lasing siya at hindi masyadong kontrolado ang sarili. Sumunod siya kay Chen hanggang sa dorm pero hindi niya matandaan ang kwarto, kaya aksidenteng napukaw ang buong dormitoryo. Sa selos, tinanong niya kung bakit siya nakikipaglapit sa iba at sinabing dapat siya lang ang kausapin nito. Halos mahalikan na niya si Chen, ngunit natulog ito sa balikat niya. Dumating si Joe at hinatid siya pauwi. Kinabukasan, kumalat ang mga chismis tungkol sa gabing iyon. Dumating ang manager ni Sai at ipinaliwanag na may kumuha ng litrato kay Sai sa dorm ni Chen. Sinabi ng manager na dahil may event si Sai kinabukasan, kung saan dadalo ang mga mamamahayag, dapat si Chen ang maging katulong ni Sai. Nang sumunod na araw sa event, sinabi ni Chen sa mga reporter na siya ang assistant ni Sai at may mabuti silang ugnayan. Habang hinihintay ang eksena ni Sai, nilamig si Chen, kaya ibinigay ni Sai ang kanyang jacket sa kanya. Nang sa wakas ay eksena na ni Sai, nalaman niyang kailangang mahulog siya sa pool, kinatatakutan niya ito dahil sa takot niya sa tubig. Inalok ni Chen na siya ang gumawa ng eksena at pumayag ang direktor. Pag-akyat niya mula sa pool, nabura ang kanyang makeup kaya't natakot siyang baka makilala siya ni Sai kaya't agad siyang umalis. Habang naglalakad sa kalsada, inabala siya ng ilang lalaki. Nakita siya ni Lin, tinulungan siya at ligtas siyang inihatid pauwi. Nang maglaon, dinala siya ni Sai sa isang lihim na lugar sa campus at binigyan siya ng isang maliit na cactus, sabay sabing siya ang unang taong dinala niya roon. Kinabukasan, nakaupo si Chen kasama si Sai at Joe at pinag-usapan nila si Chang. Biniro ni Chen na si Chang ay tila multo dahil lagi itong biglang nawawala. Ipinahayag ng paaralan ang mga audition para sa Beauty and the Beast at lahat sila ay nagpasya kung sino ang makakakuha ng pangunahing papel. Si Chen ay nakuha ang papel ngunit nahihirapan sa kanyang pagganap. Sa biro, sinabi niya sa guro na dapat si Sai ang gumanap na belle dahil naalala ng lahat kung gaano siya kakumbinsido noong nakabihis babae. Naiinis si Sai at sinabing bagay kay Chen ang maging halimaw dahil mukha siyang pangit. Sa huli, si Sai ang gumanap bilang belle at si Chen ang halimaw. Sa eksenang may piano sa dula, tumugtog si Chen ng isang piraso, at nang makita siya ng guro, nagkaroon ito ng pakiramdam na parang nakita na niyang tumugtog ng ganun dati. Napansin ni Joe ang kanyang pagtugtog at napagtanto na si Chen ay si Chang sa ilalim ng kasinungalingan. Kinagabihan, nag-usap si na Joe at Sai, at binanggit ni Joe na halata na may nararamdaman si Sai para kay Chang. Tinanong ni Joe kung gusto niya si Chang, ngunit sinagot ni Sai na walang sinuman ang magmamahal sa kanya. Bigla siyang nakatanggap ng tawag na ang kanyang computer ay nahack at ang kantang Breath ay kumalat na online. Kinabukasan, hinarap ni Lin si Sai at sinabing alam niya ang tungkol sa kantang kumalat, ngunit binalaan siya na huwag sisihin ang sinuman sa mga gagawin niya. Sa araw ng dula, bago magsimula, uminom si Chen mula sa isang bote na akala niya ay tubig, ngunit kalaunan niyang napagtanto na alak ito. Sa pagtatapos ng palabas, hinalikan niya si Sai sa entablado at nawalan ng malay pagkatapos. Kinabukasan, nang magising siya, nalaman niyang masama ang pakiramdam ng kanyang guro kaya't pinuntahan niya ito. Pagdating niya sa bahay ng guro, nakakita siya ng litrato ng guro kasama ang kanyang mga magulang at napagtanto niyang malapit ito sa kanila noon. Inamin ng guro na kaibigan niya ang nanay ni Chen at mahal ng kanyang ama ang nanay nito. Ipinakita ng guro ang isang album ng mga litrato ng kanyang mga magulang at nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kanila. Nangako rin ang guro na tutulungan siyang hanapin ang kanyang ama. Naantig, niyakap ni Chen ang guro at umiyak. Pag alis niya, tinawagan ni Chen ang kanyang lolo at hiningi ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa kanyang mga magulang. Sinabi nito na may mga bagay na mas mabuting hindi niya malaman. Sa pagkabigo, binaba ni Chen ang tawag. Kinagabihan, niyaya ni Joe si Sai na samahan siya bumili ng regalo para sa kaarawan ng kanyang lola at pumayag si Sai. Samantala, nasa cafe si Chen, suot ang kanyang natural na anyo. Habang naglalakad sina Joe at Sai, napansin ni Sai si Chen sa cafe at sinabing puntahan nila siya. Lumapit sila sa kanyang mesa at tumabi sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Sai, at kalaunan ay sinamahan si Chang, sinasabi na siya ay nagpapaalala sa kanya ng isang dating kaibigan.
Sa pag-akalang magpapahayag siya ng damdamin, sinabi niyang parang kapatid ang turing niya kay Chang. Kinabukasan, sa kaarawan ng lola ni Joe, dumating si Chen at pabirong tinukso ang kanilang kasuotan. Dumating din si Tang, ang kababata ni Sai at Joe, na nakadamit ng kapareho ng kay Chen. May aksidenteng nangyari at natapunan ng juice si Tang, na inakusahan si Chen na sinadya ito. Nagsalita rin ng masama ang kapatid ni Joe, kaya't sa galit, hinila ni Sai si Chen palayo. Inalok siya ni Sai na pumunta sa masayang lugar at sila ay naglaro ng basketball. Hindi sinasadyang natamaan ni Chen sa mukha si Sai gamit ang bola, kaya itinuro ni Sai kung paano maglaro. Matapos maglaro, inamin ni Sai na bihira siyang maging tunay na siya dahil kailangan niyang magpanatili ng imahe, ngunit kay Chen ay nagiging totoo siya. Nakakita sila ng pusa at sinabi ni Chen na ampunin niya ito. Kinabukasan, nakitang iginuguhit ni Chen si Sai, ngunit nang makita ito ni Sai, kinuha niya ang notebook at tiningnan ang mga guhit. Nag-alala si Chen na malalaman ni Sai na siya ang nagpapaskill ng mga ito online, kaya mabilis siyang nagdahilang kinokopya lang niya ang mga guhit. Pagkatapos ay pinatawag siya ng guro sa opisina kung saan naroon ang kanyang lolo. Pinagalitan siya nito sa kanyang itsura at damit at sinabing kailangan niyang umuwi. Nakipagkasundo si Chen sa kanyang lolo na sasali siya sa isang beauty contest sa kolehiyo. Kapag natalo siya, uwi siya, ngunit kapag nanalo, maaari siyang manatili. Pumayag ang lolo niya. Nagparehistro si Chen para sa contest ngunit tinutukso siya ng mga tao. Nang pumasok siya sa klase, tinanggap siya ng kanyang mga kaklase at sinabihang suportahan siya upang manalo. Hiningi ni Chen kay Sai na sumulat ng kanta para sa kanya sa contest ngunit tumanggi ito. Kinausap niya si Joe at sinabi na may lihim siyang ibabahagi. Kalaunan, nang magkasama si Sai at Joe, tinanong ni Sai kung ano ang sinabi ni Chen kay Joe. Sinabi ni Joe na humingi si Chen ng tulong para sa contest na ikinairita ni Sai. Habang tinutugtog ni Joe ang kanta, sinabi ni Sai na mali ang pagkakatugtog niya at siya na ang tumugtog. Kinabukasan, sumama si Sai kay Chen at Joe para mag-practice, ngunit halatang may inis siya. Habang nag-ensayo, sinabi kay Joe na hindi angkop bilang student council president na tumulong kay Chen dahil may mga reklamo ang estudyante. Sinabi ni Joe kay Chen na may ibang maaaring makatulong sa kanya, kaya't nilapitan niya si Sai at humingi ng tulong. Tumanggi si Sai ngunit lihim na umaasang magmamakaawa siya. Sa araw ng contest, nagulat si Chen nang makita si Sai na tumutulong sa kanya sa pagtugtog. Matapos silang magtapos, sinabi ni Sai sa kanya na maganda siya. Maganda ang kanyang pagganap ngunit hindi siya nanalo, at napansin niyang nagkatinginan sina Sai at Chen. Nalungkot si Chen nang malaman na nakialam ang kanyang lolo sa kanyang pagkatalo. Kinabukasan, nag-empake na si Chen para umuwi ngunit nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang lolo na nagsasabing siya ang tunay na nanalo at maaari siyang manatili sa kolehiyo. Kalaunan, nalaman ni Chen na may mandatoryong 2 araw na field trip sa katapusan ng linggo ngunit may nakaschedule siyang shoot. Habang tahimik siyang nakikipag-usap sa telepono, sinubukan ni Sai na makinig ngunit hindi maintindihan ang sinasabi niya. Humingi siya ng permiso sa guro na huwag sumama ngunit hindi siya pinayagan. Pagkatapos ng kanyang shoot, inalok siya ni Sai na ihatid siya sa field trip kaya't nakarating siya kasama ito. Pagdating nila, tinanong ni Sai kung nasaan si Chen at sinabi na mahuhuli siya dahil sa trabaho at kasunod na lang. Nag-alala si Sai kaya't nagpa siya siyang hanapin siya. Pinalitan ni Chen ang kanyang itsura upang magmukhang si Chang at sinalubong si Sai. Kahit na masakit ang kanyang paa, nang tanungin siya ni Sai, sinabi niyang na-sprain lang niya ito. Sabi ni Sai sa kanya na ipakikilala niya si Chang. Nang pumunta sila para hanapin ito, napag-alaman nilang naglakad-lakad na ito. Nagpa siya si Sai na hanapin siya, hindi alam na nagpapalit si Chen sa pagitan ng kanyang 2 personalidad. Sinundan siya ni Sai at sinabing alam niya ang lahat. Ipinaliwanag niya na pumunta siya sa kolehiyo upang maghanap ng impormasyon tungkol sa kanyang ama at nangako si Sai na tutulungan siya. Pagbalik kasama si Sai at ang iba pa, tinanong ni Sai tungkol kay Chang at sinabi ni Sai na natutulog ito at hindi dapat gambalain. Nagsama-sama ang mga estudyante upang panoorin ang mga bulalakaw. Nadula si Chen at nahulog sa gilid ng bundok at sinubukan ni Sai na bumaba para sagipin siya. Nang magkamalay sila, nakaramdam si Chen ng sakit ng ulo at sinabi ni Sai na may maliit siyang bukol. Doon na siya umamin na may gusto siya kay Sai at inamin din ni Sai na gusto rin niya siya. Tinanong niya kung kailan pa at sumagot siya mula pa sa simula. Dagdag pa ni Sai, komportable siya at nagiging totoo siya kapag kasama ito at nagsiselos siya tuwing nakikita niya itong nakikipag-usap sa ibang lalaki. Narinig ito ni Joe at inisip niyang maganda siya pero iniisip niyang hindi siya para sa kanya. Nang mabanggit na ni Sai ang damdamin ni Joe, bigla namang pumasok si Joe at pinutol ang usapan. Kinabukasan, sinabi ni Joe kay Sai na maaga umalis si Chang dahil masama ang pakiramdam niya. Tinanong ni Sai si Chang kung bakit hindi siya nakapasok sa kolehiyo at ipinaliwanag nitong masama ang pakiramdam niya. Nag-alok si Sai na bisitahin siya sa dorm, ngunit sinabi nitong hindi pwedeng pumasok ang mga lalaki. Hindi natitinag, nagbihis babae si Sai at palihim na pumasok sa kanyang dorm, kung saan napansin niya ang bukol sa kanyang ulo.
Tinanong niya ito kung paano nangyari at sinabing natamaan niya ang kanyang ulo habang natutulog. Maya-maya, pumasok ang isa pang babae at nakita ang isang lalaki sa silid, hindi alam na si Sai ito. Nagsisigaw ito, kaya't hinabol siya ng buong dorm, ngunit hindi siya mahuli. Kinabukasan, kumalat ang balita sa kolehiyo tungkol sa pervert na nakababae sa dorm ng mga babae. Nang maglaon, tinawag si Chang sa opisina ng guro at ipinaalam sa kanya ng kanyang guro na namatay ang kanyang ama sa parehong aksidente na kumuha sa buhay ng kanyang ina habang sila'y tumatakas. Basag ang puso, tinawagan ni Chang ang kanyang lolo at sinabi sa kanya ang nalaman tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Inamin ng kanyang lolo na itinago niya yon para sa kabutihan niya, ngunit labis pa rin siyang nasaktan at umalis ng umiiyak. Hinanap siya ng mga kaibigan ni Chang, at nang makita nila siya, ibinahagi niya ang kanyang nalaman, sinasabing wala na siyang dahilan upang manatili pa sa kolehiyo. Hinimok siya ni Sai na manatili, paalalang hindi siya nag-iisa. Maya-maya, ibinigay nila sa kanya ang mga file ng mga estudyante upang ayusin, ngunit nagsalita si Joe at sinabing siya na ang gagawa nito para sa kanya. Habang binabasa ang mga file, napagtanto ni Joe na kaarawan niya kinabukasan, kaya't inihanda niya ang isang maliit na selebrasyon kasama ang kanilang mga kaibigan. Sinabi ni Joe sa lahat na sundan siya para sa isa pang sorpresa, ngunit nang bumalik siya, wala na sila. Habang magkasama, nagsimulang umiyak si Chang, naalala ang kanyang mga magulang, at ibinigay ni Sai sa kanya ang kwintas ng kanyang ina bilang regalo sa kaarawan na sinabing ingatan ito. Nakita ito ni Joe at nakaramdam ng pagkahiwalay, tila nagiging extra na siya sa kanilang buhay. Kinabukasan, nalaman ni Joe na ipinagdiwang ni Sai ang kaarawan ni Chang kasama siya. Nasaktan, pumunta siya kay Chang upang kumprontahin ito at muntik na itong sampalin. Pumasok si Sai at hinawakan ang kamay ni Joe, sinisita ito. Umalis si Chang at nalaman ng lahat na siya pala ang kapatid niya. Sinabi niya na simula nang pumasok si Chang sa kanilang buhay, naging malayo si Sai at hindi na maganda ang pakikitungo sa kanya. Kaya, lumapit siya kay Lin at sinabihan siyang layuan si Sai. Nang makita niya si Chang nasuot ang kwintas ni Sai, hinablot niya ito, dahilan upang mahulog si Chang sa hagdan at masaktan ang leg. Sa ospital, nalaman ni Sai na si Lin ang may kagagawan sa nangyari. Hinarap niya si Lin at nag-away sila. Sa kanilang pagtatalo, natumba ang isang tangke ng helium, at nang makahinga ng maraming helium si Sai, nakaramdam siya ng hilo at nagsimulang maalala ang aksidente. Dali-dali siyang humarap kay Lin at sinubukang protektahan siya ni Chang. Nahulog sila pareho at nasaktan si Chang sa proseso. Humingi siya ng tulong kay Sai, ngunit nanatiling shock ito mula sa aksidente at tumakbo palayo. Maya-maya, bumisita si Chang sa ospital at nakita si Lin. Nang malaman niyang gusto ni Chang si Lin, ipinahiya niya ito sa pagsasabing mahirap siya. Galit na sinita siya ni Chang at pinaalis. Pagkatapos, naupo si Chang kasama si Joe, na nalaman na hindi pa umuwi si Sai mula nang mangyari ang aksidente. Tinanong siya ni Joe kung may kakaibang nangyari, at ikinuwento niya ang tungkol sa pagkakalanghap ni Sai ng maraming helium na nagbawas ng oxygen levels. Napagtanto ni Joe na maaaring naaalala na ni Sai ang aksidente na ikinasawi ni Xinyu, kapatid ni Lin. Nakita nila si Sai sa parehong lugar kung saan sila pumunta dati. Naupo si Chang sa dorm, naaalala ang lugar na yon, at sa huli ay pumunta siya roon kung saan nakita niya si Sai. Tinanong niya kung bakit hindi siya sumasagot sa mga tawag niya o nakikipag-usap sa kanya. Sinabi niya na kung hindi siya mahalaga sa kanya, aalis na siya. Habang paalis siya, hinawakan siya ni Sai sa kamay, sinasabing manatili siya. Tinanong niya kung bakit siya iniwan at tumakbo palayo sa halip na tulungan siya. Ikinuwento ni Sai ang natatandaan niya sa aksidente. Ipinaliwanag niya na habang pauwi sila, nagmamadali siyang nagmamaneho, at nang subukang huminto, napagtanto niyang hindi gumagana ang preno. Bumangga sila sa tubig at namatay siya. Nagmakaawa siya na manatili siya palagi dahil ayaw na niyang mawalan ulit ng mahalagang tao. Maya-maya, bumisita si Sai kay Chang sa ospital at humingi ng tawad. Nangangailangan si Lin ng tulong sa banyo, kaya't humingi siya ng tulong kay Sai at tinulungan siya nito. Pagkatapos, nakatanggap ng tawag si Sai mula sa kanyang manager tungkol sa isang commercial shoot sa beach. Sinabi ni Lin kay Chang na magkaiba sila ng mundo at hindi dapat lumapit sa isa't isa. Sinubukan ni Sai na mapagtagumpayan ang takot niya sa tubig, pero nahihirapan siya. Pumasok si Chong at sinabing tutulungan niya ito. Sinabi niya na sa tuwing isipin niya ang isang bagay na mahalaga sa kanya, dapat mag-focus siya rito. Sinimulan niya siyang tulungan sa pamamagitan ng pagtayo nilang dalawa sa fountain at pagsayaw. Para sa susunod na hakbang, dinala niya siya sa swimming pool at sa huli, pumunta sila sa beach. Sa una, takot na takot siya, pero nang mahulog siya sa tubig, dali-dali siyang lumusong upang iligtas ito. Matapos niya itong hilahin palabas, nawalan ito ng malay. Nang magkamalay siya, natagpuan niyang nasa ospital siya at nandoon si Sai sa tabi niya. Labis ang pagkabahala ni Sai tungkol kay Chang at paulit-ulit na tinatanong kung kumusta na siya. Pumasok ang kanyang manager at pinakalma siya, sinabing okay lang si Chang at iniwan siya ng mensahe. Sa liham, ipinaliwanag ni Chang na hindi maganda ang kalagayan ng kanyang lolo kaya kailangan niyang maglakbay.
Dahil naramdaman niyang hindi siya mahalaga, nalungkot siya at umalis. Nagdesisyon si Sai na bisitahin ang isang libingan at doon ay nakasalubong niya si Lin. Samantala, si Chang ay nakaupo kasama ang kanyang lolo at natutunan niyang hindi pala siya talaga may sakit. Ginawa lang ito ng lolo niya para makita siya. Tinanong niya ito tungkol sa nangyari sa kanyang mga magulang. Ipinahayag ng lolo niya na hindi siya pumayag sa kasal ng kanyang mga magulang, kaya tumakas ang mga ito at bumalik sa lungsod upang magpakasal. Isang aksidente ang nangyari ilang sandali matapos siya ipanganak, na naging sanhi ng agad na pagkamatay ng kanyang ina. Nahulog ang kanyang ama mula sa isang bangin at hindi nila natagpuan ang katawan nito. Tinawagan ni Sai si Chang at sinabi niyang papunta siya at tinanong ang address para bisitahin siya. Sinagot ng lolo niya at binigay ang direksyon patungo sa kanilang bahay sa Nayon, sinabing ipapakita nito kay Sai ang tunay na mukha ni Chang. Nang dumating si Sai, sinalubong siya ni Chang ng mainit na pagtanggap. Habang nasa bahay nila, gumuho ang bubong kaya't pinakiusapan ng lolo ni Chang si Sai na ayusin ito. Sa kolehiyo, maraming dalang gamit si Chang at nag-alok si Lin na tulungan siya, ngunit tinanggihan siya ni Chang at naglakad palayo. Kaya't naiinis si Lin, dinala ni lolo ni Chang si Sai sa isang taniman ng mga pananim at sinabi kay Chang na maghanda ng pagkain habang sila'y wala. Pagbalik nila, nakita nila ang usok mula sa bahay at inisip nila na may sunog, ngunit siniguro ni Chang na natapos na niyang magluto. Dumating ang kanyang kaibigan na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan mula sa Nayon at ipinakilala ang sarili kay Sai bilang isang malapit na kaibigan ni Chang. Nagulat si Chang at sinabi niyang inutusan siya ng lolo niyang magsuot ng ganoon. Nagkita sila at kumain, ngunit hindi kakit-akit ang pagkain. Nang tikman ni Sai ito, iginiit niyang masarap naman ito. Nakita nilang sinusubukang magpalapit si Nai kay Sai, na ikinainis ni Chang. Pagkatapos, naglakad sila at pinaalala sa kanya ni Sai na alagaan ang kanyang kaibigan. Natagpuan nila ang isang papel na eroplano at pinakawalan ito, na nagpasaya kay Chang. Ibinahagi niya na noong bata pa siya, palagi niyang pinapalipad ang mga papel na eroplano kasama ang kanyang mga magulang at iyon lamang ang natatandaan niyang alaala tungkol sa kanila. Sinabi ni Sai na siya ay napakahalaga sa kanya at natatakot siyang mawalan siya. Inamin ni Sai na may nararamdaman siya para sa kanya, na ikinalito ni Chang at hindi niya alam kung paano sasabutin. Nang malapit ng halikan siya ni Sai, inawat siya ni Chang at naglakad palayo. Habang naglalakad sila, sinabi ni Chang na sinubukan niyang makipaglapit kay Sai upang malaman kung mabuti ba siyang tao. Nang gabi niyon, magkasama si Sai at Chang, at ipinahayag ni Sai na hindi niya alam kung paano sasabutin si Chang tungkol sa kanyang nararamdaman. Sinabi ni Chang na kailangan niya ng oras upang mag-isip at bibigyan niya ng sagot si Sai. Kinabukasan, nagising si Chang at nakita si Sai na inaayos ang kuryente. Sinabi ni Sai na kailangan niyang pumunta sa South Korea para sa kanyang album. Nang magising ang lolo ni Chang, sinabi niya na nais niyang malaman ang katotohanan tungkol kay Sai at Chang. Kinabukasan, pumunta si Chang sa kolehiyo at naghintay kay Sai. Nilapitan siya ni Lin at binanggit na nagpareserba siya ng lugar sa isang restaurant para sila ay kumain. Tinanggihan ni Chang ang alok niya, ngunit nang dumating si Sai at nagsabing gutom siya, nagkasundong pumunta sila kay Lin. Nang magtungo si Chang sa banyo ng restaurant, sinundan siya ni Lin at ibinunyag na alam niyang siya ang apo ng isang negosyante. Binigyan siya ni Lin ng babala, sinabing kung hindi siya lalayo kay Sai, ibubunyag niya ang lahat sa media at masisira ang karera ni Sai. Nang tanungin siya ni Chang kung bakit ito ginagawa ni Lin, sinabi ni Lin na hindi karapat-dapat si Sai para sa pagmamahal ni Chang. Pagbalik ni Sai mula sa kanyang biyahe at pagbisita sa kolehiyo, pakiramdam niya na iniiwasan siya ni Chang. Tinanong niya ito kung bakit, at ipinaliwanag ni Chang na kailangan niya ng oras upang mag-isip bago magbigay ng sagot. Ikinalugod ito ni Sai, ngunit nilinaw ni Chang na mas mabuti silang maging magkaibigan na lang. Umalis si Sai, at si Chang ay umiyak. Kinabukasan sa klase, sinabi ni Sai kay Chang na may ibang tao na naglabas ng parehong kanta na inilabas niya kamakailan, at inakusahan siyang nanggopya ng melodya. Nakita si Sai sa isang konsyerto, at dumaan si Chang upang suportahan siya. Pagkatapos ng konsyerto, umuwi si Sai at iniisip niyang tawagan si Chang, ngunit nag-atubili siya. Nilapitan ng mga reporter ang manager ni Sai, at binanggit na patunayan nila ang inosensya ni Sai sa loob ng 3 araw, at maglalabas si Sai ng bagong kanta. Nalaman ni Chang kung saan inilabas ang kanta, na malapit sa universidad. Pinuntahan nila ni Joe ang isang cave, nagkukunwaring mga detective, at humiling ng listahan ng mga customer. Nakita nila ang pangalan ni Lin sa listahan. Hinamon ni Chang si Lin, sinabi niyang alam niyang siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Inamin ni Lin na tama siya, ngunit sinabing wala siyang pruweba. Ipinaliwanag ni Chang na makakahanap siya ng ebidensya at ibubunyag ang katotohanan. Nagpunta si Chang sa bahay ng batang kumanta ng kanta at inalok siya ng pera kapalit ng pagpapahayag sa press na inagaw niya ang melodya kay Sai. Sinabi ng bata na lahat ng ito ay nakarecord at maaari niyang gamitin ang recording upang sirain si Sai. Bilang tugon, sinuntok ni Chang ang bata, kinuha ang recording, at tumakbo palayo. Pumunta siya kay Lin at sinabi na alam niyang ninakaw nila ang kanta, at mabuti pa ay umamin sila at magpakumbaba.
Iniwan siya ni Lin at naglakad palayo. Nalaman ng ama ni Sai ang nangyari at pinuntahan siya upang makipag-usap. Ipinahayag niyang pinahahalagahan niya ang talento ni Sai at hindi siya dapat panghinaan ng loob. Sinabi niyang upang makalikha ng kanta, kailangan niyang mag-isip tungkol sa mga bagay na pinakamamahal at pinahahalagahan niya at binigyan siya ng isang regalo. Paglipas ng 3 araw, nagtipon ang mga reporter, sabik na naghihintay sa bagong kanta ni Sai. Dumating si Sai na huli sa press conference at nanonood ang kanyang ama at mga kaibigan ng broadcast na may kaba. Pumasok si Sai at sinabi sa lahat na isinulat niya ang kantang iyon para sa isang espesyal na tao sa kanyang buhay. Inawit niya ang kanta at nagustuhan ng lahat na nagbukas ng katotohanan tungkol sa tunay na nagnakaw ng melodya. Pagkatapos, sinabi ni Sai kay Chang na ang kantang iyon ay para sa kanya. Nang malaman ni Sai na inatake si Lin ng mga fans, pinuntahan niya ito upang protektahan siya, tinakpan ang kanyang mukha upang hindi siya makilala. Tinanong ni Lin kung bakit ito ginagawa ni Sai at sumagot si Sai na dahil para silang magkapatid. Nagsuportahan sila at nakita sila ni Chang. Kinabukasan, habang papalapit ang mga pagsusulit, nagsama-sama ang mga estudyante sa aklatan. Nagplano si Chang at Sai na magkita sa gabi. Nakakita si Chang ng pagkakataon na mag-aral kasama si Sai sa aklatan at naupo sa tabi niya upang mag-aral. Nang matapos, sinabi ni Chang kay Joe na nais niyang ipagtapat ang nararamdaman kay Sai, ngunit hindi pa niya naibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pinayuhan siya ni Joe na sabihin totoo siya, at sinabi niyang kung malaman ni Sai na nagsinungaling siya, tiyak ay masasaktan siya. Uminom si Chang hanggang sa halos hindi siya makatayo, at habang tinutulungan siya ni Joe palabas ng bar, may isang tao na kumuha ng larawan nilang magkasama. Kinabukasan, pumunta siya sa library, kung saan nakita siya ni Sai at tinanong siyang magstay. Nagsimula siyang umiyak, kaya pinunasan ni Sai ang kanyang mga luha at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang nagawa. Habang naglalakad sila Joe at Chang, ipinagtapat ni Joe na dati niyang iniibig si Chang. Pero nang malaman niyang si Sai ang minahal ni Chang, tinanggap niya ito at pinigilan ang kanyang nararamdaman. Sinabi niya kay Chang na maaari silang maging magkapamilya at magkaibigan at niyakap siya. Narinig ito ni Sai at inakusahan siyang nagsisinungaling, iniisip na sila ni Joe ay nagdeceive sa kanya. Sinubukan ipaliwanag ni Chang na nagkita sila ni Joe upang itanong kung paano sasabihin kay Sai ang katotohanan. Sumagot si Sai nang may pang-insulto, ganyan pala kaya kayo nagyakap, at ipinakita ang larawan bilang patunay. Sinabi niya na nagsinungaling sila sa kanya at umalis. Nang magtangkang sumunod si Chang, pinigilan siya ni Joe. Pagbalik ni Chang sa dorm, inilahad niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sinabi ni Chang na nauunawaan niya at sigurado siyang may dahilan siya sa lahat ng ito. Kinabukasan, pumunta si Chang sa klase at tinukso siya. Pinipilit siyang aminin na nilapitan niya si Sai dahil sa pera at na magiging kanya si Sai. Secretly, nirecord ni Chang ang buong confession. Kinabukasan pagkatapos ng exam, sinubukang kausapin ni Chang si Sai. Ngunit ng mga sandaling iyon, pinatugtog ni Chang ang recording sa mga speaker ng kolehiyo. Nasaktan si Sai, sinabi niyang mahal niya siya at umalis. Sumunod si Joy kay Sai at ipinaliwanag na talagang minahal niya si Chang. Ngunit nang malaman niyang siya ay si Chang, pinigilan niya ang nararamdaman dahil hindi niya kayang ibetray ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Joe kay Sai na parang magkapatid sila, ngunit binigyan siya ni Sai ng isang malakas na suntok at sinabi na wala siyang kapatid na ganun at umalis. Mamaya, nakatanggap si Chang ng email mula sa account kung saan niya ipinapaskil ang kanyang mga ilustrasyon ni Sai. Ang email ay mula sa manager ni Sai na humihiling na gumawa siya ng kartoon para sa bagong album ni Sai. Nag-alala si Chang na kung malaman ni Sai na mayroon siyang ikatlong pagkakakilanlan, magagalit siya. Nagpasya siyang makipagkita sa manager ni Sai, suot ang maskara upang hindi makilala. Napansin ni Sai ang kwintas na suot ni Chang at napagtanto na siya yon. Galit na hinila ni Sai ang kanyang maskara at tinanong siya kung ilan talaga ang personalidad niya. Sinabi ni Chang na mag-explika sana siya pero hindi siya binigyan ng pagkakataon na magsalita. Pumunta sila sa isang press meeting kung saan inihayag niya na siya ang assistant ni Sai, ang pinakamalaking fan at ang artist na gumawa ng mga ilustrasyon. Sa kolehiyo, tinutukso siya ng mga kaibigan ni Lin at pinagtanggol siya ni Lin hanggang sa magkaaway pa sila. Nahanap ni Lin si Chang na umiiyak at pinatahan siya, sinabing sila ay magkaibigan at ipagtatanggol siya kung may mang-abala sa kanya. Kinabukasan sa klase, binati ng guro si Sai dahil sa pagpapabuti ng kanyang grado at sinabi nitong magpasalamat siya kay Chang sa pagtulong. Binati din ng guro ang lahat ng magandang bakasyon. Pagkatapos, sinabi ng mga kaklase ni Chang ang tungkol sa isang alamat. Kung ang isang tao ay tumayo sa tabi ng orasan ng kolehiyo, magsabi ng tunay nilang nararamdaman at magsalita mula sa puso, matutupad ang kanilang hiling. Pumunta siya at sinabi kay Sai na ipinangako niyang hindi mamahalin ang babaeng minamahal ni Sai. Ipinaliwanag ni Sai ang lahat at nagkasunduan sila. Mamaya, pumunta siya sa tor ng orasan at nagdasal na sana ay mabalik niya ang oras. Nang mga sandaling iyon, narinig niyang may nagsabing dapat siyang ikulong sa kwarto magpakailanman. Natatakot siya, ngunit si Sai pala yon, at sinabi niyang mahal niya siya, kung siya man ay si Chen o si Chang, at hinalikan siya.
Pag-uwi ni Sai, nakipag-usap siya kay Chen, ngunit tinawagan siya ng kaibigan niyang si Tang na nagsabing nagbakasyon siya at magpaplano silang maglakbay sa beach sa katapusan ng linggo kasama ang buong grupo. Inanyayahan siya nitong sumama, nalihim na nakipag-ugnayan kay Tsinyao. Sumang-ayon si Sai at sila'y naglakbay, ngunit nagulat sila nang makita si Chen na kasama nila. Nagdesisyon silang maglaro ng volleyball na hati ang koponan. Sa laro, aksidenteng tumama si Sai ng bola kay Chen na nakakaramdam ng selos. Pumayag ang mga babae na targetin si Sai ng bola at nakatama sila ng ilang beses. Agad na napansin ni Sai na ginagawa nila ito ng sinasadya, itinigil ang laro at dinala si Chen upang umalis silang magkasama. Mamaya ng gabi, nagbiro si Chen na kailangan nilang parusahan siya sa pagkatalo sa laro at ang parusa ay kailangang maging boyfriend siya. Inamin nila ang nararamdaman nila sa kanilang mga kaibigan at sinabi ni Chen na mahal niya siya at ipinangako niyang palaging mag-aalaga sa kanya. Sumagot si Sai na mali ang pagkakaintindi niya. Ang ibig lang niyang sabihin ay aalagaan siya bilang isang kapatid. Nasaktan si Chen at umalis patungo sa kanyang kwarto at sumunod si Sai sa kanya. Sinabi ni Chen na kung wala si Sai sa buhay niya, wala nang dahilan upang magpatuloy. Mamaya, nang mag-isa si Chen sa kanyang kwarto, hindi siya sumagot nang tawagan siya ni Sai o magbukas ng pinto. Pumunta si Sai at ang iba pa sa kanyang kwarto, pinasok ito at natuklasang nagtangkang mag-suicide si Chen. Agad nila siyang dinala sa ospital. Kinabukasan, tinawagan ng lolo ni Chen si Chang upang sabihin hindi siya magaling. Tiniyak ni Chang na kukuha siya ng unang flight upang makita siya at sinabi ito kay Sai bago magtulungan patungo sa kanyang destinasyon. Habang nakaupo si Sai sa kanyang tabi, lumapit si Chen upang makipag-usap. Sinabi niyang nagtangkang mag-suicide si Chen dahil kay Sai at hindi niya gugustuhin mamatay siya dahil tanging siya lamang ang pamilya ni Chen. Sumagot si Sai, sinabing mahal niya si Chen at hindi kayang mahalin ang iba. Mamaya, nang umuwi si Sai, nakatanggap siya ng tawag na ipinasok siya sa ospital. Nang makarating siya, nalaman niyang nagtangkang mag-suicide ulit si Chen. Ibinigay sa kanya ang isang liham mula kay Chen at sinabi ng ina ni Chen na kahit hindi nila siya sinisi pagkatapos ng pagkamatay ng anak, hindi niya kayang mawalan din ng anak. Lumabas ang doktor at sinabi nilang na iligtas siya, ngunit magiging mahirap kung may susunod na pagkakataon. Sinabi ng ina ni Chen kay Sai na hindi siya pwedeng iwan muli at dapat magtakda ng petsa upang mag-propose ng formal. Sa bahay ni Chen, sinabi ng doktor na lumala na ang kalusugan ng kanyang lolo at hindi na kayang magdala ng stress mula sa trabaho. Sinabi ni Chen sa lolo na siya na ang papalit sa pamamahala ng negosyo. Nasa opisina siya kasama si Sai at sinabi ni Sai na nasasaktan ang mga tao sa paligid nila dahil sa relasyon nila at kailangan nilang maghiwalay. Sumang-ayon siya at tinapos ang usapan, iniwan si Sai na umiiyak. Nang magkamalay si Chen, nakita niyang nandoon si Sai sa tabi niya at niyakap siya, sinabing hanggat kasama siya ni Sai, hindi na siya mananakit pa sa sarili. Nanaginip si Chen na si Sai ay ikinasal sa ibang tao at nagising siya na parang may nangyaring masama. Nakakita si Chen ng mensahe mula kay Sai, humihingi ng tawad para sa mga pinsalang na idulot niya sa mga tao sa kanyang paligid at humihiling ng kanyang kapatawaran. Pumunta si Joe upang makita si Sai at dinala siya ng isang imbitasyon para sa kasal. Sinabi niya kay Sai na hindi niya dapat pakasalan si Chen kung hindi niya tunay na mahal ito at nilalapastangan lang niya si Chen. Sumagot si Sai na nasaktan na niya ang pamilya ni Chen at ayaw niyang magdulot pa ng dagdag na sakit sa kanila. Sa isang press conference para sa kanyang bagong album, kung saan si Chen ang nagdisenyo ng pabalat, tinanong si Sai tungkol kay Chen at nervyosong sinabi niyang maganda ang kanilang pagtatrabaho. Samantala, si Chen ay namimili ng kasal na damit at nagkataon pang makita siya ni Joe. Nagsuggest si Chang na mag-engage na sila ni Sai, ngunit sinabi ni Joe sa kanya na si Sai ay mahal si Chen, hindi siya. Masakit ito kay Chen kaya umalis siya. Tumawag si Sai kay Chen, humihingi ng tawad at nagsabing hindi niya kayang makita siyang nasasaktan dahil sa kanya. Sinabi ni Sai na napagdesisyonan na niyang ituloy ang kanilang engagement. Tumugon si Chen, sinasabing itigil na ni Sai ang paghingi ng tawad para hindi magmukhang nagdadalawang isip siya sa kanyang desisyon. Sinabi ni Sai na nagdesisyon na siya at kailangan na niyang alagaan si Chen. Nagpaalam sila, nagbitaw ng telepono at parehong umiyak. Si Sai ay naglakad-lakad at bumalik sa lugar kung saan sila unang nagkita. Habang gumagalaw, bumalik sa kanyang alaala ang mga sandali nilang magkasama. Kinabukasan, kinausap ni Chen ang kanyang lolo at sinabi nitong susuportahan niya ang anumang desisyon na gagawin ni Chen upang hindi na maulit ang mga pagkakamali na ginawa niya sa ina ni Chen. Dumating ang araw ng kasal at nang pumasok si Chen sa simbahan, inihayag niyang si Sai ang kanyang fiancé. Kinuha niya ang isang card mula sa album ni Sai na nagbigay sa kanya ng karapatang hawakan ang kamay nito ng 5 segundo. Pagkatapos ng 5 segundo, pabirong sinabi ni Chen na marami pa siyang mga ganitong card at pagkatapos ay itinapon niya ang mga ito sa paligid. Ngunit nagsalita si Sai, inihayag na mahal niya si Chen at hindi na niya kayang magsinungaling pa sa kanyang sarili, kay Chen at sa iba. Kinuha ni Sai ang kamay ni Chen at tumakbo sila palabas ng simbahan.
Naguluhan si Chen at pagkatapos ay sinabi ni John sa kanya na huwag magpaiyak sa isang taong hindi siya mahal at tiniyak na makakakita siya ng ibang tao na tunay na nagmamahal sa kanya. Samantala, nagdesisyon si Chen na gumawa ng libro tungkol kay Sai na nagdodokumento ng kanyang mga salita at iniisip. Nakita si Lin at Chang na nagbabalik mula sa kanilang unang date sa Sain at kinabukasan sa kolehiyo, dalawang babae ang nanlilibak kay Chen. Narinig ito ni Lin at tumulong siya, ipinagtanggol si Chen. Nang maglaon, nakita siya ni Lin sa library at inamin niyang maraming pagkakamali siyang nagawa. Habang hawak ang kamay ni Chen, tinanong niya kung magiging girlfriend siya. Sumang-ayon si Chen. Sa unang araw ng bagong taon sa kolehiyo, nagdesisyon si Chen na ipakita ang kanyang natural na itsura. Hinangaan siya ng lahat sa kolehiyo at nakita ito ni Sai na nakaramdam ng kaunting selos. Hindi niya namamalayan, nagsalita siya ng malakas na nakakuha ng atensyon mula sa buong klase. Nang magpunta sila sa field, nagsimula ang isang grupo ng tao na magbigay ng mga regalo kay Chen at hiningi kay Sai na ipasa sa kanya ang mga ito. Napansin din ni Sai ang isang malaking grupo ng mga fans ni Chen, kaya iniabot niya ang mga bulaklak na hawak niya at umalis. Tinanong ni Sai si Chen na bumalik sa pagsusuot ng kanyang mga salamin at magdamit tulad ng dati. Kinabukasan, pumayag si Chen at ipinagpatuloy ang kanyang dating hitsura. Habang magkasama sila, may isang tao na tumingin sa kanya ng masama, na ikinabahala ni Chen nang mapansin niyang hindi nila siya nakikita ng maganda sa kanyang natural na itsura. Upang pasayahin siya, nagsuot din si Sai ng salamin, pabirong sinabing hindi na siya makikilala ng iba. Pumunta sila sa scene at nanood ng horror film. Sinabi ni Chen, kung natatakot ka, hawakan mo lang ako at poprotektahan kita. Ngunit nang magsimula ang pelikula, si Chen ang kumapit kay Sai ng mahigpit. Kinagabihan, nalaman nila ang mga balibalita na nagsasabing lumapit si Chen kay Sai dahil sa hitsura nito. Determinado si Chen na patunayan ang sarili. Kinabukasan, nagsimula si Chen bilang isang guro ng taekwondo para sa mga bata, ngunit hindi niya napanatili ang kontrol sa kanila kaya nagdesisyon siyang tumigil. Pagkatapos, sinubukan niyang magturo ng ballet, ngunit hindi rin siya nagtagumpay doon. Umupo siya kasama si Sai, nadarama ang pagkatalo, at sinabi niyang nabigo siya. Kinabukasan, bumisita si Lin kay Chang sa kanyang trabaho, at sinabi niyang hindi na kailangan magtrabaho ni Chang at pabiro pang sinabi na bumili siya ng regalo para sa kanya, na ikinainis ni Chang. Nilinaw ni Lin na nagbibiro lang siya, at inabot ang art book ng kanyang ama, na nagsasabing marahil ay namana ni Chang ang talento ng kanyang ama. Nahikayat si Chang at nagdesisyon siyang ituloy ang sining bilang kanyang layunin. Nakikita natin si Chen at Sai na magkasama sa beach, nagbabahagi ng halik. Nag-apply si Chen ng trabaho bilang ilustrador sa isang kumpanya. Pagkalipas ng 6 na buwan, sinabi ng manager ni Sai na nabigyan siya ng pagkakataon na pumunta sa US para magtrabaho sa isang album at maaaring sumama si Chen sa kanya. Nakipagkita si Sai kay Chen ngunit hindi nabanggit ang balita. Kinabukasan, habang sila ay nakaupo kasama si John, dumating ang mga reporter at tinanong si Sai tungkol sa posibleng plano niyang maglakbay. Hiniling ni Sai na huwag magkalat ng balita dahil wala pang kumpirmasyon. Kinabukasan, nakatanggap si Chen ng alok na magtrabaho para sa isang kumpanya sa Japan, ngunit tinanggihan niya ito dahil ayaw niyang lumayo kay Sai at sinabing kaya niyang mag-illustrate mula kahit saan. Sinabi ni Sai kay Chen na nais siyang ipadala ng kanyang kumpanya sa US ngunit iniisip pa niya ito. Nasaktan si Chen dahil hindi ito sinabi sa kanya agad at nalaman pa niya ito mula sa balita. Naglakad siya palayo. Nagpadala siya ng voice message kay Sai, sinasabing hindi siya galit at hinihikayat siyang sundan ang kanyang mga pangarap. Pumayag si Sai sa biyahe at nakipagkita kay Chen, sinabi niyang aalis siya sa loob ng 2 araw. Hiniling niyang sumama si Chen sa airport, ngunit tumanggi siya, iminumungkahi na dito na lang sila magpaalam. Mahigpit siyang yakap ni Chen at umalis. Sa kanyang daan patungo sa airport, biglang nagdesisyon si Sai na huwag na tumuloy at bumalik upang hanapin siya. Samantala, si Chen ay nagtungo sa airport upang magpaalam, ngunit nang hindi niya siya makita doon, inisip niyang umalis na siya. Pagbalik ni Chen sa kolehiyo, natagpuan niya si Sai na naghihintay sa kanya at kumakanta. Nagtapos ang serye na masaya si Chen sa kanyang relasyon kay Sai. Si Lin ay naging mas palakaibigan at mas nakikipag-ugnayan sa iba. Nakilala ni Joe ang isang bagong babae na nakakuha ng kanyang pansin. Samantala, si Chen at ang kanyang asawa ay nagkaroon ng isang batang babae at naglabas si Chen ng kanyang unang illustrated comic book. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.